cash and cash equivalents. Cash includes money and other negotiable instrument that is payable in money and acceptable by the bank for deposit and immediate credit. Accordingly, cash includes checks, bank drafts, and money orders because these are acceptable by the bank for deposit or immediate credit, or sorry, immediate encashment. So, ibig sabihin, sa accounting, ang cash is not only limited sa pera, not only limited sa money. It includes negotiable instruments such as checks, bank drafts, and money orders because these are acceptable by the bank for deposit or immediate encashment. Includes checks. So, eto, may sample tayo ng cheque. So, yan, nag-search na lang tayo sa Google, then pinirin to present, para makapag-present ng sample ng cheque. Okay. Today is April 27, 2019. So, base sa date, April 26, 2019 siya pin-repair. Kahapon lang pin-repair yung cheque. And, pay to the order of Mel D. Reyes. So, ako si Mel D. Reyes, so payable yung cheque sa akin. Itong cheque na to is considered din siya as cash because kapag ito ay pinresent ko sa banko for deposit, tatanggapin nila to at ikikredit nila ito sa aking bank account. Or, kumbaga, instead na, o kaya kung gusto ko, ipa-convert na lang to into cash, kumbaga, ipa-encash ko na lang itong cheque na to, tatanggapin pa rin ito ni banko. So, ito ay considered as cash. Bank drafts and money orders. Ang bank drafts and money orders is a negotiable instrument unlike ng cheque na pwedeng mag-bounce. Ang bank drafts and money orders, ito yung mga negotiable instrument na there is no possibility na mag-bounce ang negotiable instrument. So kapag ang cheque, ang regular check, possible na mag-bounce. Ang bank drafts and money orders, walang possibility na mag-bounce. And bank drafts and money orders are considered as cash in accounting. Okay. In general, cash includes checks. But if the checks received are post-dated, they cannot be considered as cash yet. Because these checks are unacceptable by the bank for deposit and immediate credit or outright encashment. So, kanina nagpakita tayo ng sample ng regular check. Ngayon, magpapakita naman tayo ng sample ng post-dated check. Ito. Ito, syempre, galing pa rin sa Google. So, salamat sa Google. So, ito yung example ng post-dated check. Ang post-dated check is isa siyang cheque ang na naka-date ng future periods. So, today is April 27, 2019. And itong cheque na to, naka-date siya May 7, 2019. Payable sa akin, Mel D. Reyes. Ngayon, today is April 27. And kapag ito, pinresent ko sa banko sa, kanyari sa Monday, pupunta ako ng banko para ipa-deposit tong cheque na to, hindi ito tatanggapin ng banko kasi hindi pa siya considered as cash. Kasi ang date niya is May 7, 2019. Hindi rin ito tatanggapin ng banko kung ito ay i-encash ko sa kanila kasi naka-date siya ng May 7, 2019 pa. Since naka-date siya ng May 7, 2019, ibig sabihin, May 7, 2019 onwards, dun pa lang siya mako-considered as cash. So, ganun yung sinasabi na post-dated check. Unrestricted cash. An entity shall classify an asset such as current when the asset is cash or a cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the report. After the end of reporting period. Okay, ang sinasabi lang ng statement na to, accordingly, to be reported as cash, an item must be unrestricted in use. Okay, ibig sabihin, dapat yung cash mo is lagi siyang available for use. Kumbaga, kung may pera ka sa banko,
pwede mo siyang withdrawin and gamitin for your normal operations. Kapag ganun, yung status ng cash mo, considered siya as cash. Ngayon, what if meron kang pera sa banko and yung pera mo sa banko is restricted? Kumbaga, bawal mo siyang gamitin or bawal mo siyang withdrawin. Kapag may mga ganung klaseng cash ang entity, yung amount na yon na nasa banko na restricted sa withdrawal at hindi pwedeng gamitin, hindi yon considered as cash sa accounting kasi hindi pwedeng gamitin. Cash must be unrestricted in use. Cash items included in cash. Meron tayong tinatawag na cash on hand, cash in bank, tsaka cash fund set. Cash on hand. So, bank drafts, manager's checks, customer's checks, money orders, traveler's check, and undeposited cash collection. So, itong mga items na to is under siya ng cash on hand. Cash in bank, we have the demand deposit or checking account and saving deposit. Cash fund set. So, ito naman yung mga cash na nakaset aside for a particular purpose. Like dividend fund. Dividend fund para pambayad ng mga dividends. Payroll fund. Fund na intended sa pangsweldo ng mga employee. Petty cash fund. Fund to pay for minor expenditures. So, ito yung mga items included as or mga cash items included in term cash. Cash equivalents. Cash equivalents are short-term and highly liquid investments that are readily convertible into cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates. Sabi, only highly liquid investments, meaning kung highly liquid investments, so madali yung i-convert into cash. Highly liquid investments that are acquired 3 months before maturity can qualify as cash equivalent. So, lagi nating tatanggaan, ang cash equivalent is must be acquired 3 months before maturity. Kapag yan lumagpas ng 3 months, hindi na siya considered as cash equivalent. Note that what is important is the date of purchase. So, sa cash equivalent, laging ang importante ay kung kailan siya inacquired, which is 3 months before maturity. Examples of cash equivalents. We have the 3-month BSP Treasury Bill, 3-month Money Market Instrument or Commercial Paper, 3-month Time Deposit, 3-year BSP Treasury Bill, purchased 3 months before date of maturity, and preference shares with specified redemption date and acquired 3 months before redemption date can qualify as cash equivalents. For further discussion ng cash equivalents, magbigay tayo ng example. So ito, meron tayo ditong excess na 1,000 pesos. So since na ito ay excess cash, pwede nating itong i-invest para mag-earn ng interest income. Pwede natin siyang i-deposit sa 3-month time deposit, which is example ng cash equivalent. So, kapag ito ay dineposit natin sa time deposit or sa 3-month time deposit, ibig sabihin, itong 1,000 pesos na to, hindi natin siya pwedeng i-withdraw or hindi natin siya pwedeng galawin sa banko for 3 months. Let's say, i-deposit na natin ito ngayon sa time deposit. 3-month time deposit. Ang date ngayon is April 27, 2019. So, 3 months from now, that would be May, June, July. July 27, magmamature ito. Kapag ito ay ininvest natin ngayon sa time deposit. Sa 3-month time deposit. So, i-deposit na natin siya. Let's say na July 27 na ngayon and meron tayong 1,000 pesos na ininvest sa 3-month time deposit. So, ngayon yung maturity date na. Ngayon yung maturity date ng ating time deposit, pwede na nating kunin yung 1,000 pesos. Okay. Once na bumalik na sa atin or kapag nakuha na natin yung 1,000 pesos, normally, meron yang kasamang interest. So, may 1,000 dito, kumita pa siya ng 20 pesos. Measurement of cash.
Cash is measured at the face value. Cash in foreign currency is measured at the current exchange rate. So kapag meron kang pera in foreign currency, for reporting purposes, dapat mo siyang i-measured at the current exchange rate. If the bank or financial institution holding the funds of an entity is in bankruptcy, cash should be written down to the estimated realizable value if the amount recoverable is estimated to lower than the face value. Kunyari, ang entity ay may 2 million pesos sa banko. And yung bank na yon or yung financial institution na yon is in bankruptcy, nalulugi. Kumbaga, may possibility na mag-shutdown or magsara yung banko na yon. And yung 2 million pesos na yon is may possibility na hindi mo na yon lahat makuha. Let's say 500,000 pesos na lang yung pwedeng ibalik sa yon ni banko or yung pwedeng ibalik ni entity sa banko. Ngayon, yung cash mo na 2 million pesos should be written down to estimated realizable value, which is 500,000 pesos na lang. Yun na lang yung value or yung estimated realizable value ng pera ni entity sa banko. Investment in excess of cash. Investment in excess of cash. So, sa mga companies, ina-avoid nila yung mga asset na nakatenga lang. Kumbaga, yung mga asset na hindi nagagamit. Kunyari, may receivable na nakatenga lang. Kumbaga, uncollected. Ina-avoid yun ni company. Sa inventory, inventory na nakatenga lang, hindi ginagamit, hindi nabebenta. Ina-avoid din ni company yon. Sa machineries, machineries na nakatenga lang or mga machine or mga equipment na nakatenga lang na hindi ginagamit, ina-avoid ni company yon. Ganon din yung cash. Kapag ang cash ay hindi ginagamit, ina-avoid din ni company yon. At para ma-avoid yon ni company, at kung meron man siyang in excess of cash, yung cash na yon is ini-invest niya para mag-earn ng interest income. Accordingly, excess cash may be invested in time deposits. Yung time deposits, yung kanina na example natin na 1,000 pesos, money market instruments and treasury bills for the purpose of earning interest income. So at least kahit na may excess kang cash, nag-earn pa rin siya ng interest income. Napapakinabangan pa rin yung excess cash. Such investment should be classified as follows. Kapag ang investment is 3 months or less, or yung term ng investment is 3 months or less, cash equivalents. Kapag ang term ay more than 3 months but less than 1 year, short-term investments. Kapag more than 1 year na yung term ng investment, it is considered as long-term investment. However, if such become due within 1 year from the end of reporting period, they are reclassified as current assets.